Jiang Hao Seamount, Chan Bao Seamount, Hai Dong King Seamount, Kui Kiao Hill at Juju Seamount. Yan ang bundok at burol sa ilalim ng karagatan sa Philippine Rice na binigyan ng pangalan ng China. Ang palasyo, bagamat umalma noong una, nagbago na ng tono. Wala naman daw masama rito. Alam nyo, huwag natin masyadong palakihin yung issue na nagbigay ng pangalan ang China, no? Doon sa mga underwater features na yan. Marami mang pangalan na bigay talaga ang China, no? Siopao, Siomai, Ampao, Pechay, Hototay. Pero lahat naman po yan, hindi ibig sabihin na sila'y nag-aangkin. Kahit na nais ng ilang mambabatas na maghain tayo ng diplomatic protest sa ginawa ng China, kumpiyansa ang palasyo. Wala namang balak ang China na angkinin ang Philippine Rice na kilala noong Benham Rice. Ang China kinikilala na sa Philippine Rice meron pong sovereign rights at tanging Pilipinas lamang ang merong sovereign rights sa lugar pong yan. Sabi ng China, na-discovery nila ang mga naturang underwater features sa isinagawa nilang underwater survey noong 2004. Yung time na 2004, wala pa pong award sa Pilipinas na extended continental shelf siya. Siya po'y kiniconsider pa rin as part of the high seas and as part of the ocean floor na open for everyone to explore. So yun po ang dahilan kung bakit nauna sila na makapag-discovery. 2008, nang maghain ang Pilipinas sa United Nations ng territorial claim sa Benham Rice. Taong 2012, naaprubahan ito ng UN. Pero ang China, taong 2014 na nang maghain ang aplikasyon sa International Hydrographic Organization o IHO para pangalanan ang limang underwater features. Dalawang taon matapos ma-award sa Pilipinas ang Benham Rice. Noong isang taon lang nakuha ng China ang approval ng IHO. Balak daw ng pamahalaan na mag-nominate ng kinatawan sa international body na nagbibigay ng mga pangalan sa underwater features gaya ng Philippine Rice. Pero kung pag-discovery raw ang pag-uusapan, aminado ang palasyo na limitado pa ang kakayanan ng Pilipinas. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, na iparating na raw sa China ang pagtutol ng Pilipinas sa pagbibigay nito ng pangalan sa limang maritime features. If there were Chinese scientists, they wanted it named Chinese name. Hindi natin tatanggapin yon. That's why we use the word object and protest in its ordinary sense, no? Meaning in its denotation. Protest is umaangal ka. Objections is saying na hindi ka papayag. Cedric Castillo, GMA News.